Ryan Little. What's up mga bibe? So today is Saturday and it's our day 2 here in Singapore. So ngayon na kami mag-ikot-ikot sa city tapos pupunta sa mga tourist destination. Anyway guys, gusto ko lang mag-shout out or mag-thank you sa Flight Pack. Kasi ito, Flight Pack. So sila yung nag-provide ng packet wifi namin guys. So itong Flight Pack guys, isa ito siyang packet wifi which gives you internet access no anywhere around doon sa country na or bibisitahin ninyo. So, pwede kayong mag-rent ng unit or ng kanilang packet wifi through their website at www.flightpack.com. So, maganda to siya kasi mabilis siya at unlimited yung data niya. Tapos, in addition, pwede nyo pa siyang magamit as power bank to charge your cell phone or any mobile devices. And lastly guys, pwede makakonect up to 5 devices. Alright. So ngayon guys, papakita ko sa inyo yung aming itinerary, kung ano yung mga ganap namin from this day until the next 2 days. Ito siya. So ayan, ito yung aming itinerary and nakikita niyo yung mapa ng Singapore. So ginawan ko siya ng mapa para madali niyo ma-visualize kung saan yung location ng mga activities na pupuntahan namin. Nakikita niyo nandito yung airport at saka yung aming hotel. So sa day 1 wala namang masyadong ganap kasi nasa hotel lang kami. And on day 2 guys, pupunta kami sa Merlion tapos sa Marina Bay Sands kung saan magsa Sky Park sightseeing kami. And then sa gabi pupunta kami ng Gardens by the Bay kung saan manonood kami ng light show. And on day 3 guys is pupunta kami sa Sentosa Island kung saan magsa-Sentosa Fan Pass kami. Isa sa mga attractions na pupuntahan namin is yung Sea Aquarium. And then later that magki-cable car sky pass din kami kung saan sasakay kami sa cable car na iikot sa isla ng Sentosa and makikita namin yung view ng Sentosa Island. And on day 4 guys, which is the last day, is pupunta kami ng Universal Studios. So iisa lang yung activity namin sa araw nito kasi ito na yung last day and sa gabi is uuwi na kami ng Pilipinas. And ang lahat po ng mga activities namin dito guys ay sponsor kami ni Klook. So thank you so much Klook for collaborating with us. Sila po yung nag-provide sa amin ng tickets sa lahat ng aming mga activities dito. Wow. Sa mga hindi familiar, ang Klook ay isang online ticketing service kung saan pwede ka makabili ng tickets sa mga activities or tourist attractions sa inyong travel destination, example in Singapore, Hong Kong, or even in the Philippines. Wow. All you have to do is go to their website. It's www.klook.com and piliin ang inyong planned destination. Tapos mag-browse at pumili ng mga activities na gusto ninyo. Basahin ang details at mag-book. Wow! After mag-book, makakatanggap kayo ng email kung saan nakatouch yung voucher or yung ticket ng activities. So ganyan sa kadali, very hassle-free, no need ka pumila sa mga ticketing booth and no need na rin i-print yung ticket, just present lang the ticket from your cellphone and that's it! Hello! Bakit ko wala? Hi! Ikaw din! So yan guys, may kasama kami dito na viewer si... Ano pa alam mo? Hi, Ivan! Ivan po! Hello po! Taga saan ka sa ano? Pilipinas? Tarlac po! Ano so? Tarlac? Si Ivan from Tarlac. Ano trabaho mo dito? Nakabili kami ng ano guys, ng EasyLink card. So ito yung ginagamit para sa mga transportation dito sa ano. Ano tawag dito, yung train or MRT? Sunod nila talaga yung ano, yung rules sa escalator dito sa Singapore. Doors are closing.
So guys, napunta kami ngayon sa ano, sa doon sa Marina Bay, yung sa Merlion. Dito na kami sa ano, sa isang mall, CityLink. Paglabas mo or pagbaba mo sa MRT, mall na kagad. So ito yung CityLink. So ayun na yung Marina Bay na very iconic na ano guys, na hotel dito or building. So ayun siya. Very nice! Marina Bay Sands na hotel. So ayan, kumukuha lang kami ng ano dito, ng mga shots, pictures. Tapos doon naman sa tapat guys, yan yung nandun yung ano, yung Merlion, oh, yun oh. Yan doon. So pupunta kami dyan mamaya. Tapos meron din silang dito yung river cruise na tinatawag. So ewan ko kung magkano yung bayad. Tapos yung Gardens by the Bay, di ko alam kung saang area. Siguro nandun. Pupunta kami mamaya doon. Saan tayo doon? Yung ano dito guys, Poke Shaker. Hello, baby! So guys, pupunta kami doon sa Merlion. Saka naghahanap rin kami ng kainan. So baka doon may mga kainan doon banda. Kasi dito na area, sirado pa yung kainan na medyo mura lang. Tapos yung mga ibang kainan dito, sobrang mahal. So, yan. Init. Yan, dos somos unidos, ¿ah? Tieda. Magkalibaro na dito, baby. Nay rice. Dito na tayo. Dali kay Bugat. Bibi, makatawa ako. Makatawa ako. Huwag akong tiyan. Sinigang. Una. Sinigang. Hindi ka Filipino citizen, huh? Kung di ka kumakain ng sinigang, huh? Kung kumakain ka ng sinigang, huh? Yo, ikaw ay pure Filipino gang. Sinigang. Mas masarap sa adobo, man. Sinigang. Hindi ka Filipino citizen, huh? Kung di ka kumakain ng sinigang. So guys, napunta kami doon sa Marina Barrage kasi mapapalipad kami ng drone. Medyo malayo-layo siya guys, saka nakakapagod na. Medyo mainit talaga dito sa Singapore dahil kasing init. Hindi naman siguro magkasing init, pero mainit din siya, pero mas mainit pa rin dyan sa atin sa Pinas. Sa Marina Bay Sands Shopping Mall Center pala. So papunta kami ngayon doon sa Marina Barrage kasi magpapalipad kami ng drone. Oh, sobrang pagod na guys, as in I need some energy. So guys, ito na yung pinakamahabang escalator na nakita ko. Ganoon din sa kapila. So ayan, nandito na kami guys. Malapit na talaga kami sa ano, sa Marina Bay Sands na hotel. So ayan, oh, taas.
kapoy na ko. And they like, come. Kung ilong. Ay, ban. Ah! So yan guys, napunta kami doon sa Gardens by the Bay. Malapit na pa kami makarating. Medyo malayo-layo rin yung nilakad namin. So it's good thing na meron kaming guide. Sa good thing na meron kaming guide dito si Ivan. Kasi pag wala siguro siya, di namin alam kung saan kami lulusot-lusot. Diba? So nandito na kami ngayon sa Sky Dome nila. Dadaanan lang namin to dito kasi pupunta kami straight doon sa Marina Barrage. Dito na kami guys sa Marina Barrage. Oh, sobrang layo, nakakapagod. So dito kami magpapalipad ng drone. Doon sana sa taas, yan. Pero nakakapagod na guys, hindi na kaya sa wala nang energy. So dito na lang kami sa baba guys. Peso na lang kami dito kasi meron naman nagpalipad ng drone dito, so baka pwede rin dito sa baba. So ayan guys, di kami nakapagpalipad ng drone. Nakapagpalipad ako ng konti. Pero nung pag-akyat ng drone, sinita ako ng mga staff doon sa taas. Sinigawan ako, eh, no drones, sabi nila. Kasi may nagaganap na parade kasi dito, jet plane show, something, yung mga helicopter, mga aeroplano. Diba si aeroplano, eh, tinood na. Yan, dito kami sa ano guys, sa Satay by the Bay. Satay? Satay. Satay by the Bay. Ito siya, mga food court, mga kainan dito. So dito kami kakain kasi ano na, dinner time na, alas 7 na ng gabi. Pero 7 PM guys, maliwanag pa rin dito. So yun, natapos na namin yung ano, yung light show doon sa Gardens by the Bay. Tapos balak pa sana namin pumasok doon sa ano, yung sa Flower Dome. Pero wala na, close na hanggang alas 9 lang ng gabi. Sayang yung inavail namin activity, hindi namin nagamit. Siguro baka bukas or the next day may time pa kami. Balik kami dito. Tapos ngayon, pupunta kami doon sa my sky deck, doon sa Marina Bay na building, para mag city view. Pero sana aabot pa kami sa oras kasi hanggang alas 10 daw ng gabi. Alas 9 na ng gabi ngayon. Medyo mahaba-habang lakaran pa. Tapos yung mga tao, maraming mga tao dito na pauwi na. So ayun guys, nakauwi na kami dito sa aming apartment and
sobrang pagod. Pagod. Huh? Sobrang pagod na pagod kami, guys. Talagang lobat na lobat. Ano? Grabe, na-imagine ko yung pagod, yung mga nangyari kanina. Yung lakaran, grabe as in. Magandang talaga kumain ng maraming oras. Kaya, resulta, hindi namin napuntahan yung ano, yung in-avail namin na activity sa Cloak. Yung ano, yung una is yung flower. Sa ganit, ganun ko, isulat istorya mo. Bibugua ni Moy! So yung hindi namin napuntahan kanina, i-check ulit ha, yung ano, yung cloud forest and then flower dome. So hindi namin napuntahan, guys, kasi hanggang alas 9 lang pala yung ano, yung itong dalawang activities na to. So yun, sayang. Kasi nanood pa kami ng ano, yung light show doon sa may Gardens by the Sea. Huh? Garden, yung may light show sa garden by the bay. Yung isang activity pa sana doon na gagawin namin, guys, or pupuntahan namin is yung Marina Bay Sands Sky Park Sightseeing Experience. Yan. Experience? Open pa sana yun, kaso pagpunta namin doon sa entrance, ano pala siya? Diskuhan pala. Nagkamali kami ng una, guys. Akala namin yung entrance is yun na yung sa Sky Park. Ano pala yung club? Yung mga mamahaling club. Sabi ng guard, nakasuit pa yung guard. Sabi ko, are you still open? Tapos yung guard tumingin sa akin head to foot kasi... Head to toe? Head to foot? Head to toe kasi ang sobrang dungis ko na pawis na pawis. Tapos yung ano pala doon is club, yung parang super club dito sa Singapore. Sabi niya, oh sir, sorry, this is not the one, this is a... Huh? Paano? Oh sir, sorry, this is not the Sky Park. The Sky Park is right there. And this one is the Discohan. Discoral. Discoral pala yung doon, guys. Hindi, totoo, pagpunta na talaga namin doon sa may... sa entrance na ng Sky Park, ayun, chinek na yung ano namin, yung voucher. Voucher? Voucher? Ano tawag doon? Voucher! Ah, voucher pala. Ang okay ng voucher. Yung voucher. So, ano pala, yung chinek pala dito, nakasabi dito is, hindi pala siya direct na pag ipakita mo yung voucher, i-redeem mo pa pala yung ticket, guys. Kaya, pag balak nyo pumunta ng Sky Park, tapos mag-avail kayo sa Cloak, check nyo talaga yung instructions kasi hindi namin masyado nabasa yung instruction. Sabi dito, kailangan mo pang i-redeem yung ticket doon sa ticketing booth nila, which is located in another place, which is in Marina Square Shopping Mall. So doon pala i-redeem yung ticket. Actually, malapit lang din naman to doon sa ano, pero kaso yung mall na yon hanggang alas 9 lang din yung open nila, so close na, so wala. Pwede pa naman siya magamit the next day or kung kailan namin gusto. Actually, yung ano, yung ticket dito hanggang ano siya eh, end of the year. So pwede lang pag balak namin bumalik ng mga next month or on December, pwede pa rin namin magamit yung ticket or yung activity dito. Tsaka doon, hindi ako nakapagpalipad ng drone. Sinita ako ng mga doon, guys, mga staff doon sa marina. Talagang nagsisigaw sila, sir, no drone, sabi doon. Tapos ako nagpapalipad ako, ha? Why, brah? Nagsagit sila. Dagan ka sila, mga lima siguro. Nandun sila sa may bandang taas, sa may Marina Barrage. Tapos ako nandun ako sa baba nagpapalipad. Kasi may ano, guys, may parade. Nakita niyo naman siguro sa video, may parade ng mga ano, mga chopper, mga eroplano, mga fighting, mga jet plane. Huh? So cool talaga nun, the best. The best talaga, sobrang cool, guys, as parang in. Parang sa movie lang yun. First time ko nakakita talaga ng in person na yung jet plane. Tapos nag-form pa sila ng heart. Nag-form sila, oh, no, yung dalawang jet heart, plane. Guys. Yung tunog ng ano, yung jet plane. Kasi buong-buo, no? Buong-buo, talagang Dolby. Huh? Dolby sound. Surround system. Kasi sa camera hindi masyadong klaro kasi malayo siya tingnan sa camera, pero in person. In person, guys, sobrang lapit, sobrang cool talaga. Wow! Sobrang thankful kami kay Ivan kasi sinamahan niya kami, guys, as in sobrang laki ng tulong niya kasi siya yung nag-guide sa amin kung paano mag-commute, paano sumakay ng MRT dito. So yun, tsaka
Pagbaba mo sa next station, ang dami pang pasikot-sikot, pababa, paakyat ng escalator. So, dapat talaga meron kang sense of direction. Sense of direction. Alam mo talaga yung mga, ano, yung mga signs, kung saan papunta. Tapos, dapat meron ka yung map ng ano, yung MRT system nila. So, bukas, kami-kami na lang siguro. I don't think nasasama pa si Ivan kasi I think pagod na siguro yun. So, pero bukas, try namin na kami-kami lang, mag-MRT kami. Pupunta kami ng ano, Sentosa Island kasi mag-ano kami doon, Sea Aquarium. Yan, ikot kami sa Sentosa Island. So, yun lang mga bibe. And then, thank you so much for today. See you again on our third day here in Singapore. Bye! Why na, baby? Atay nino eh.